mapagpalang araw mga kataba. Magluluto ngayon tayo mga kataba ng simpleng recipe lang. Pang madalian lang to na pang wala ng ulam. So, ganun mga kataba. Minsan nabanggit ko sa inyo yung 3K na budget ko. No? Kasi natira na lang to dun sa 2 weeks na binudget ko. Meron pa ako dong isang lulutuin mga kataba. Atay naman yun. Pero yung binanggit ko na 3K, 13 days naman siya inabot. No, kung papakita ko pa nga sana yung laman ng rep, kaso wag na mga kataba. So 13 days yung binabanggit ko dun sa mga naunang vlog ko. So yan mga kataba, side ko, ano lang ko yun, isang patalastas lang. So gagawa tayo ng chicken fillet. No, dalawang breast to, tinanggal ko na yung buto. Sinison ko na to ng salt, pepper, tsaka chong-chong-chong na ajinomoto. Ganun din dito. No, combine naman to ng flour at tsaka cornstarch. No, sinison ko rin yan ng kung anong meron nito. Paminta, chong-chong-chong ajinomoto, tsaka konting asin lang. No. Yung flour naman nito, tsaka cornstarch, tatlong kutsara. Dalawang large na egg, pang coating, kasama ng breadcrumbs. So sabi ko nga, dalawang breast lang kasi to. No, konti lang to. Dinagdagan ko siya ng meatloaf, iko-coating ko rin mamaya. Pero ipiprito ko muna to, bago ko i-coating. Ang katerno naman yan, maglalagay ako ng konting sabaw. Pangmasang sardinas. No, pangmasang sardinas, gigisa ko lang yan sa bawang sibuyas, kamatis, tsaka konting repolyo mga kataba, para may sabaw. So yan mga kataba, hindi ko na pinakita yung ano nito, ingredients nito, kasi madali lang naman yan. So ito, iko-coating na natin. Naghugas ako ng kamay mga kataba. So yung taba ng kamay ko, laging naghugas yan pag nagpiprepare ako ng pagkain. So iko-coating lang natin dito. Hiniwa ko na ito kanina ng maliliit, ng maninipis. Kasi madali lang naman ito maluto. Breast naman ito. Wala tong ano, wala tong buto. So ganyan lang mga kataba, coat ng coat. Yan mga kataba, after kong makoat dun sa mixture ng flour na may cornstarch, no, bali ni rest ko muna siya ng 10 minutes. Tapos kinoat ko uli, yung natirang, may natira siyang konti pa, kinoat ko uli ng pangalawa para mas malasa pa siya. Meron pa nga natira, nilagay ko dito sa meatloaf mga kataba. Pinirito ko muna yung meatloaf. So, double purpose na yung ginagawa ni Mama Kataba. Kasi, sayang naman yung natirang mixture. Ginamit ko rin sa meatloaf, pero nauna ko muna itong pinirito. Pinirito ko muna ito, no, para mas maluto ng maayos. Hindi siya parang maano pa. Yung hindi pa masyadong luto. So, yan. Pwede na tayong mag-coating. Lagay natin sa egg. Tapos sa breadcrumbs. Ayun mga kataba. Magmumukhang makapal yan mga kataba kasi biyaan muna natin siya dyan. Mag-intay siya dyan habang nakalubog. Hindi naman siya malulungkot dahil paparating yung kasama niya. Ganyan din ang gagawin ko mamaya dito sa ano, meatloaf na ito mga kataba. Kasi nga sabi ko, pamparami lang din yung meatloaf na dinagdag ko. Kasi konti lang to. Alam nyo naman mga kataba, anim kami. Eh, puro ano, boys yung mga nandito. So, ganun lang mga kataba, ulit-ulit lang. Yan mga kataba, nakoat ko na. No, nagmukha siyang marami kasi kumapal na yung breadings niya na nilagay ko, no? Ito yung chicken fillet. Tapos, ito naman yung meatloaf. Kasi yung natira nito, yung mixture nito, dinamay ko yung meatloaf para masarap din siya. No, sabi ko nga, double purpose yan. Tapos may natirang itlog at saka yung nadurog na meatloaf, gagawin ko na lang omelette. No, pag pinirito ko mamaya. So yan, pwede na tayo mag-fry. Come on, let's go! Nakapagpainit na ako ng kawali. Pinagprituhan ko yan ng meatloaf kanina. Lagay na natin to. Wow! Babida naman sila. Sa simpleng ulam mga kataba. Mag-i-enjoy na naman sila. Affordable na ulam. Kasi dalawang breast lang to eh. Isang maliit tsaka isang malaki.
Sabi ko, gawa nga ako ng chicken fillet. Tagal na akong di nakakagawa. Sasabihin na naman nila, sana matagal ka nang nag-vlog. Kasi paggabi, itlog lang ang ulam eh. Tsaka hotdog. So yan, bayaan lang natin mag-fry. Tapos, babalik ako after ko uling mag-iwalim. Yan, nagbabrown na. Binabaligtad ko na. So ganyan lang yung pagkaka-brown niya. Sarap mga kataba. Ulit-ulit lang, oh, sabi nung ano, nung katabi ko, ang bango ma. So ulit-ulit lang yan. Ganyan din yung gagawin ko sa meatloaf. Shortcut-shortcut na yung ginagawa ko kasi pagpa-fry lang naman itong mga kataba. Madali nyo nang ano yan, masusundan. Madali nyo nang gawin. Prito-prito na lang naman. Mahina lang yung apoy, hindi naman masyadong malakas. Mga medium lang, medium low heat. Ganun, kasi para maluto ng maayos yung manok. Oldo breast yan, pero yan na naman si Oldo. Breast yan, pero dapat mahina pa rin ang apoy. So, balikan natin yan. Yan mga kataba, after ko makapagprito, inilagay ko na sa strainer, no, na luto na yung chicken fillet. Lagyan na natin ng sabay yung bawang tsaka sibuyas. Simpleng sardinas lang ito mga kataba. Pang ulam na madalian. Madalian budget meal. Kayang-kaya ng bulsa. Dahil unti-unti lang tumulungkot ang rep. Ayan, pwede na natin lagay yung kamatis. Diretso na. Sabi ko kanina, ilalagay ko repolyo. Pero nung tinignan ko yung rep, panat na yung sayote. No, mas madali nang mamatay yung sayote. Inuna ko yung sayote mga kataba, kaysa matapon. Tinanggal ko lang, tinapyas ko lang yung part na may sirana. Pero kinuha ko yung pwede pang pakinabangan mga kataba. Ito mga kataba, sayote. Kailangan gano'n ang mga style natin. Huwag kayong basta tapon ng tapon ng pagkain. Naku, naalala ko na naman ang tatay ko speaking. Sorry mga kataba, pero totoo to. Alam nyo ba nung araw yung tatay ko? Yan, yung tatay ko na naman, Diyos ko. Malangit tumang kanyang kalaga. Yung tatay ko kasi nung araw, mahirap ang buhay namin. Magbabite yan. Yung burok-bok niyan. Nilagay ko na yung saba na kahit na anong brand ng sardinas. Yung tatay ko nung araw, dahil nga mahirap lang kami. Walang pera yan. Magbabike lang. Magmula sa Quezon City. Sa Quezon City kami nakatira eh. So magbabike yan hanggang Balintawak. Imagine nyo na. Wala siyang perang dala. Alam nyo ba yung mga nangangalaglag na gulay? Pinupulot ng tatay ko yun. Totoo to. Hindi to kwentong kutsero lang. Pinupulot yun ng tatay ko. Tapos, iuwi niya yun. No? Tatapyasin niya yun. Pag uwi niya, lulutuin niya na yun. No? Yung patapon na gulay naging kapakinapakinabang pa sa amin kasi inuulam namin yun. Ganun kadiskarte yung tatay ko nung araw kasi nga mahirap ang buhay. Kaya nga pag sinasabi na ayoko yan ma, lagi kong pinapaintindi sa kanila na hindi yung naranasan, yung naranasan namin. Minsan tinatawaan lang ka lang ng mga bata pag ganun na parang hindi sila naniniwala na yung value ng pagkain. Maglagay tayo ng press lang natin ng konti yung ano. Kamatis. Kasi parang meron pang medyo matigas na ano. Para lumasa siya. So yun, mabalik tayo sa tatay ko. Kaya binibita ko yung, nilagyan ko ng konting tubig mga kataba. Kaya binibita ko yung tatay ko kasi nakuha ko yun sa kanya yung mga kahinahinayang na hindi tayo dapat magsayang ng pagkain. Pati yung sa bigas. Pati yun sa kanin, pag yung isang buti lang ng kanin, ubusin mo yan. Walang kinakain yung iba. Pinaintindi sa amin yun. Kaya hanggang dito lang na pamilyado na, pinapaintindi ko rin sa mga anak ko. Kahit madalas, ganun pa rin. Kasi yung mga bata ngayon, nagtitira ng pagkain. Nagtitira lalo ng kanin. Lagay na natin to. Naglagay ako ng ano, mga kataba. Sa kakakwento ko. Nakalimutan ko yung kwento. Sabihin. Naglagay ako ng konting asin tsaka konting chong-chong-chong. Ito, maglagay tayo ng konting paminta. Pakuluin lang ng kaunti, luto na yan, mga kataba. Balik tayo. Ayan na ang budget na ulam natin, mga kataba.
fish fillet, may kasamang meatloaf, at sardinas, mga kataba. Sinuhugan ko naman yan ng sayote. No, yan mga kataba, maligayang pagkain. Salamat sa panonood. Bye-bye!